Ako yun. Ah, ganun ulit yura mo pag walang salamin? Oo, guys, nakita mo naman yung mga ano pa yun, yung mga panahong, ano pa pre, yung mga panahong graduate pa tayo ng culinary arts. So, yun yung mga picture natin. Pero ito na, game number 2, Peso Esports sa blue side, red side naman ng Execration. Eto, Max, para sa kanyang Selena, S4 naman, for the Uranus, Hate, para sa kanyang Lancelot, C4 naman, para sa kanyang Carmilla, and B4, for the Rafael. Yun, dito naman sa kabilang banda, Peso Esports, LaVarb, for Thams, Ming naman dito, for Esmeralda, Gabu, for Kufra, Void, for Roger, at Solenia, for Farsa. Ganda ng skin lumalabo na. Lumalabo na naman yung stream, pero teka lang, yung bottom lane natin, mukhang mapagbibigyan ni paring Uranus, siya po yung lumalamang, no? Kasi may execute, parang ayaw niya na ding ilaban kasi kaya niyang i-burst down agad yung kalaban niya sa linyahan kasi nga may execute siya. Speaking of yun. Execute, napatid din siya. nagkainitan si Mae at saka si Kuya Ming. Ayan, tinamaan ang pana. Ay, huminto. Hindi, nabitin yata yung pana doon. Nabitin. Nag-purify. Tinamaan siya, nag-purify lang dito si Void. Nag-purify lang. Nagmuwang hindi tumama. Pero tinamaan na naman ang Abisalaro dito, mga kaibigan. Mukhang nag-aaroon na. Lalim niya yan, ha? Laban tatlo. Pero uy, medyo negative nga naman yan. Gabo, tumak dito, nangangalmot pa. Pero C4, level 3. Samantalang S4, paparating na rin para ubusin ng kanilang kalaban. Hindi pa tapos ang laban. Ming tatakbo. Pero Hate, mukhang magbibigay ng damage. Out na nga lang ba ang tropa? Pero uy, Baby, pero eto na, naku po, takbuhan lang din naman mga kaibigan. Naku po, lakad matatag. Here comes Void, puno ang buhay niyan. Naku po, ayun, nakataas na ang Execration. And for that, nakabawi din naman ng Peso Esports. 2-3 ang ating score with a 2-minute game time. Lamang lang ang Execration with a worth of 600. And that's it. So, magandang ano dun, advantage na ginawa ng Execration. Nung nag-level 4 yung Lancelot, tsaka sila uminvade. So, nakakuha nga naman sila ng easy kills doon. Eto naman, naku po, si Eto Max umablay. And ang kanyang Abyssal Arrow. Gusto pang shumatgan, ha? Oh, pero kanina, tumama yung dalawang Abyssal Arrow niya. Ito pa lang yung unang sablay niya sa larong to, ha? Kaibigan, kasi yung mga Abyssal Arrow niya, napaka-crucial nun. Pero Hate, medyo malalim na din dito. Gamit niya na yung lahat ng mga pwede niyang gamitin. So, top lane na nga lang. Mukhang, natalbugan pa nga din dito, mga kaibigan. Pero before, para nga naman ma-sustain yung buhay ng mga kakampi niya, tamang healing galing lang. Tama nga ng healing for everyone. Ganun. Kaya nga, naku po. Grabe. This time may sustain ang Execration. Kampante tong Execration talaga din halos na kumukuha ng Rafaela. Kung tutusin nga sila ang sa kanila ko na unang nakita yung ano yung Rafa Estes na pick sa MPL tama ba o doon? Oo, sila yung ano doon, sila yung bumanat. Utak ni pangalan dito ni Saire. Saire. Utak ni Saire, talagang kakaiba yung galawan to ni Saire. Siya nga pa ngayon nagpasok nung Hylos . So talagang naging maganda yun para sa kanila. Pero ito, mga kaibigan, tinamaan, hindi. Kakampi pala yun. Kakampi yung pinapana, mga kaibigan. Pero ito na, naupo, si Hate wala ng buhay. 1-for-1 trade pa lang. Okay na, dash out. Dash out lang. Huwag na masyadong laban ng laban. Pero 6-4 ang ating score, lamang dito ng dalawa sa kills. And sa pera naman, almost 1-8. Nasa ganun yung kalamangan ng Execration. So, kailangan nilang i-maximize to. Kasi nga, wala silang magiging damager for the late game. Lancelot and yun lang. Kung sakali mo yung matamaan dito si Etomac, automatically mapapatay kasi naka-execute din siya. Oo, grabe din, no, mga best to up. So, ayan, sa mga nanonood dyan, mamimigay po si Kuya Irv pagkatapos nitong stream na to ng 1,000 worth of 1,000 diamonds. Okay? So, make sure na nakashare yan sa inyong timeline publicly kasi pag nabunot kayo tapos hindi kayo nakashare, wala rin po iyon. Okay? So, good luck and everything. Pero, heto na. Naupo. 4-6 ang at. Uy. Kala mo, tignan. Ito naman tumatama yung Abyssal Arrow. Kanina tumatama pa eh. Pero, tingnan natin kung babawi siya. Tumak dito para tamaan to ng Abyssal Arrow. Pero yun, nasaksak pa talikod. Uy! Mababurst down automatic yan dahil may execute ng isang Etomac dito. So, nagamit na yun para sa kanya. Pero, sa mid lane. Chakno. Uy, masakit yan, idol. Medyo, pero nabuhay pa rin siya dahil may vengeance siya dun. So, magkaka-vengeance kasi, Benny. Lalaki yung buhay mo. Hanggang hindi mo siya napapatay, magtutuloy-tuloy lang yun. Tapos, pagka natapos na yung seconds ng kanyang vengeance, tsaka magbabalik yung buhay niya. So, napakaganda nga nun para sa kanya. Pero eto na naman, gusto niyang i-clear lang yung mga minions kasi para umalis din itong mga to. Pero medyo masakit yung damage sa binibigay sa kanya. Bisa laro! Sa pool, lalayo niyan.
Pero bali, wala. May purify. Hate on the move, hate on the move. Tingnan natin, naku po, tinama. Ayun, nahampas. Mga kaibigan, last one, si Gabu. Naku po, dito, nag-bouncing ball na lang din. Patay pa din, mga kaibigan. So, Lenya ba ang susunod? But it's a no. Invade lang din yata muna, mga kaibigan. Ang execution ko, 6-9 ang ating score para dito. Paborito po ito ni Coach Bumbay. Ayan. So, 5 minutes and 30 seconds onto our game time. Nakuha na ang turtle dito. Na other side of execution. Pwede, pero depende pa. Pumapalag ang Peso Esports, nakikita natin this time ang kanilang potential dito sa game number 2. Di katulad ng game number 1 na halos di sila makapalag, di ba? Oo, parang nangyari one-sided nung game number 1 eh. Itong game number 2 pumapalag-palag na sila. So, which is really good para sa kanila. At least nakikita na nila yung error nila ng game number 1. Mm-hmm. Game number 2, alam na nila yung gagawin. Pero tinamaan na naman ang abisa laro. Mukhang mapapatay nga na. Hindi niya nabigay dito yung execute. Hinabol pa nga din pero LaVar, lalaban din. Thumbs, eto Mac, mukhang mapapatay din dito. And Gabo, nakang sinisecure lang yung mga dapat secure. Sinaksak pa likod. Lalaban pa din. Pero si Gabo, tatakbo. Nakapag-blicker out. Naku po, alis at di nababalik. Naku, nabuhay pa mga besties. Pero sige, tuloy pa yata ang boxing yun. Oops. Nagkakagulatan factor. Gulatan factor lang ng konti. Pero ulan man lang tumama sa ulti ni Farsa. Isa-isa lang, tinamaan si Hate. Isa lang. At least nakapagbigay ng damage. Tapos nakuha nila. Okay na. Nakuha nila yung objective, which is the orange buff na kailangan din ng marksman nila or ng isang void. So, yun yung medyo magiging mahirap. Pero para sa akin, si Ming yung magbibigay ng buhay para sa kanila eh. Mm-hmm. No. Pero pag nakapatay, yun na. Ito patay. Dali. Patay yung top lane. Nawala yung camera ko yan. Nayatapi bowlers pa nga mga kaibigan. Pero ito, naku po, si Void lalaban. Hindi, tinamaan lang na Abyssal Arrow. And that's it. Ito na, sa top lane naman din mga kaibigan. Si Hate, grabe yung damage. Naku po, dito ng isang Lancelot Gabo with a double kill para kay Hate. Naku, 7-13 ng ating score. Tier 1 tower onto the top lane. Basag, napaka-dominante pa rin talaga ng execution for this game against Peso Esports. Pero ito, sa bottom lane si Mae. Together with LaVar, laban lang. 1v1 lang din mga pre. Ito si Void dumating. Uy, dito mama. Ako po, lalaban pa nga daw. Activated. Alam na kasi natin si Mae. Si Mae kasi isa sa mga pinakamagagaling mag-offlane yan. And talagang kung pakunatan, makunat pa sa makunat siya si Mae. So, tignan natin to sa middle lane. Lahat na kinukuha ni Hit. So, yun yung maganda sa isang Lancelot. Hindi na nila pinapabayaan na makaporma pa or makapag-farm pa yung Peso Esports. Kasi alam nila yung pinagay na damage eh. Uy, yun na nga, ang sakit din talaga tututusin ha, to be honest, itong Roger. Ayun, sa pool, hawakas, nakakuha na naman ng kill. Eto, ganito ang maganda ginagawa ng Peso Esports, paisa-isa lang, di ba? Pero at least, ito pa, si Eto Macpa, di ba? Kumamote din. 10-13 ng ating score, ito pa si Hate, pero hindi, lalaba, pumasok! Naku, yari ka, walang malakas sa lima, my friend! Boom, shut down. 11-13 ng ating score, Peso Esports getting a 4 kills. Against execration, isa lang natirang buhay doon, si Mailang. Ito pa, pandamay ka na, pang wipe out, boom. Wipe out, damay-damay na. Damay-damay na dis. Nagkatotoo yung sinabi mo, Sus, nagkatotoo. Hindi ko hiniling yan. Hindi niya hiniling yan. Tama lang yung Nostra, mga kaibigan. So yun yung medyo mahirap ngayon. Peso Esports, pwede na. Pwede na silang kumuha pa ng objectives. Nakawala na sila doon sa binibigay na na pressure sa kanila ng execution. Nice set! Ayun pa! Naultian pa ni Farsa! Ako po! Delegates! Before dito, napatay din with his Rafaela. Tuloy pa rin ang boxing. C4 dito, trying to escape. Pero no. Here comes S4. Ako po, naiwanan sa Dreams dito. Ang isang thumb sa alabanan ni Hate. And yun! Nakakuha din ang kill. Dalawa na ang dapa dito on the side of Peso Esports. At disengage na ang Peso. Tama na yun! Huwag nang magpabawi pa ang Peso Esports. Okay nang naidikit nila yung score o naididikit nila yung pressure against execration. Pero magbawas ng error yung Peso. Okay na eh. Maganda na yung naipakita nila eh. Na wipe out nila. I really recommend dun si Gabo. Dun sa ginawa niyang flicker Tyrant's Rage. Nako po, grabe naman, nahuli niya yung 4 plus defender airstrike. Pero eto nga, eto kasi wala siyang pantakas eh. Oo nga eh. Kasi naka-execute na. Diba? So yun din yung medyo mahirap for him. So siguro, hindi naman natin na pero ayun yung ina-expect niya, natatama yung abi sa laro niya. Pero uy, nasaksak pataliko dito. And patay agad. Grabe. Yung Thumbs pa inapatay. Wala rin kasing vengeance yung Thumbs eh, no? Ngayon, alam na natin yung power of vengeance sa isang Thumbs, pang-contraverse talaga yon. Pero hindi namin yung sinasabi kasi secret ko lang yon. Pero ngayon, nakita nyo na mga kaibigan, pag walang vengeance yung Thumbs, mahirap talaga mag-survive yan.
against the burst damage of your opponent. Diba? Tama ka naman dyan. Kung hirap-hirap, mahirap talaga yung ganun. Kasi syempre, dun sa Vengeance, may pag-asa ka pang mabuhay pag hindi ka niya napatay kasi pwedeng bumalik babalik yung buhay. Babalik yung buhay, oh. Diba? Pagka wala ka namang ano, pag naka-flicker ka lang, yes, makakatakas ka. Pero pag na, alam mo na, cooldown. Item na. Isa pa yun, oo. Kahit mag-flicker ka pa dun, no? Patay ka pa din. Item na talaga, matik yun. Tingnan ka natin item ni Hate. Pag naka-heptasis na to, masakit na. Baka BOD pa nga ata yan, eh. Oh, naka BOD heptasis. Press tayo tama, press tayo tama. Press tama, press tama, press tama. Yaman, no? 10K, 10 minute game time. 1K per minute pa din ang kanyang GPM o gold per minute. Alam nyo mga besto, up sinusukat din niyang gold per minute o GPM sa isang progress ng MOBA, syempre. Eh, mahalaga yan, napakalaga yan kasi it's a good measurement sa isang player na mabilis kung mabilis siya mag-farm o hindi. Pero oops, naku po, ayun na naman. Gabu. At least dito, katulad ng sinabi natin kanina, si Ming yung may malaking potential na pwedeng mambaliktad ng laro dito. Pag si Ming nakapag-farm pa ng maigi-igi, and kaya niya naman tani, kaya niyang patayin eh. Kaya niyang patayin yung mga players dito ng execration. Pero ngayon, kailangan nilang i-defend tong Sanctuary Lord. And kailangan hindi rin sila ma-push dito sa bottom lane. Kasi naka-pressure din, no? Naka-flow din sa bottom lane. So ito, pumapana-pana lang si Etomac. C4 dito, napakakunat lang din naman ni Kuya Chakno natin. Di buhay pa rin. Oops! Ayun. Patay! Sinaglit lang mga kaibigan, tinamaan pa ng talaga namang kakaibang damage. Lalim yung na rin Esmeralda nun, eh. Doon, si Ming na lang yung pwedeng makapagbigay ng tulong sa kanila para makabawi yung Peso Esports eh. Pero dahil nga may item na si Hate, mahirapan na siya. Sobrang hirap na nun para sa isang ano, sa isang Esmeralda. Oo, kailangan na nila dito ng ano, pang physical defense para ano, para sa Lancelot. Ito naman ang ano, the power of Lancelot, napakalakas umerly talaga. Honestly, na ang sakit niyan sa early stage ng game. Pagka late game 'yon, medyo hindi ka na masyadong masasaktan sa Lancelot. Pero pagka ganito na wala kayong mga defensive items sa isang Lancelot, eh talagang mapupunit sila diyan sa sakali. 14-17 ang ating score, hindi po nagkaalayo pagdating sa KDA, tatlo lang laman ng execution. So, yan, with that, ibig sabihin nakakapalag ang Peso Esports against Execration. But for Execration, pagdating sa objectives, dun sila lamang. Objectives and farming. Pero kaya pa ng Peso yun kung sakasakali. Siyempre, papatalo ba Peso? Eh, katulad ng sinabi natin, Ming lang talaga yung pwede magbigay ng damage sa kanila. Kasi si Void, hindi ko siya, para saan ha, hindi ko siya ramdam. Kung nakikita niya naman, ang tumutulong lang for the burst damage si Esmeralda after nun, wala na, allows na, diba? So, siyempre, Farsa din naman, nakapagbigay pa rin ng damage. Speaking of Farsa, nakita naman natin yung damage nito. Pero, iba pa rin kasi yung may hawak kayong Rafaela dun sa lineup nyo. May sustain, may movement speed. Pero, uy, tiga mo si Ming, patay agad! Muntik lang. Advance lang tayo mag-isip, mga bestie. Pero, uy, nako, ayun, si S4 o si Mae ang napatay pa doon, mga kaibigan. At mo ang Tier 3 Tower still defended by Peso Esports. So, sinasabi natin, kaya nila yan. I mean, kakayanin pa nila yan. Ang pinaka-crucial lang, pinaka-crucial lang dito, yung item. Kailangan magka-item dito yung Void, si Void, yung Roger nila dito. Si Thumbs at saka si Esmeralda as well. No? Kahit itong mga to, nagsitabaan. Plus the Abyssal Arrow from Etomax na baliwala ng dahil sa Purify. So, maganda yun. Kung sakasakali mang hindi siya nakapag-Purify, wala siyang Purify, automatic patay yun. Pero dahil nga merong Purify, ang isang Farset dito, buhay yung pata. Lilipad lang yan. So, goods yan para sa kanila. Pero ilan segundo bago mabuhay ang Sanctuary Lord, kailangan nilang ano. Uy, mababurst doon pa nga ata. Pero yung Feather Airstrike, ang laking tulong talaga yan. Makakapag-defend sila yan. Sigurado yan. Oo, kayang-kaya pa to ng Peso Esports. For Execration, lalong tumatagal ang laban, lalo silang mahihirap-hirapan dito against Peso. Kasi sasakit yung Esmeralda, sasakit yung Void, sasakit si Solenia for the magical damage output, tsaka si Thumbs. Pero for Execration naman, ang sasakit lang dito talaga halos, si ano lang, si Lancelot lang. Si Uranus di naman yan masakit eh, ano yan eh, sustain eh, o makunat, o mahirap patayin, di ba? So, hindi naman siya fully damage output talaga compared sa Thumbs. May counter hero siya sa kabilang side. Nandun yung Esme. Sa pa yun. Tapos pag nagka-Durance pa yun, si Esme, Necklace of Durance. Ano bang item nung Esme? Tinga, check natin. Check. Buti na pag-lord ng Exe, ha? Wala pa, Feather pa lang. Pero at least meron na siyang ano, Calamity Reaper tsaka Holy Crystal. So pagkabagsak niya, yung second skill na yun. Naka-Seaholbird si ano. 100%. Si Lancelot. Oo, kaya pala mababurst niya na dito yung Thumbs talaga din, Kuya Herb.
Oo, tama. Pwede na kasi wala nang pampakunat eh. Mm-hmm. Sabay-sabayan na lang to. Tingnan natin kung sino pwede ano. Sabay-bayan na to, sabay-bayan na. Do your best and Mobile Legends will do the rest. Ito na, anak po, binasag na ng Lord ang Middle Tower dito ng Team Peso Esports. Pero gusto mo ang lalaban pa din. Void, grabe! Si Eto Mac numbers doon, unstoppable pa para kay Hate lang din man sa kabilang banda. Laban pa rin, tuloy pa din ang boxing. Pasok in, pero yung Lord, patay na. Madedepensan pa kaya ng Peso Esports to. Tier 3 tower sa top lane, basag na din. Gabo dito, naku po, iwan sa dreams. Pero ultimate feather strike para isulayin niya. Naku, ayun, napatay. Pero there's an immortality, tuloy pa din. Monster kill para I hate, eto na, killing spree lang din naman si Sulenya, tamang distansya lang amigos. Pero si Ming, naku po, ta 3 on 2 ang laban, ayun, 3 on 1. Oop, double kill. Oop, pero pamatok pa nga dito. Kailangan niyang defend to, pero patay pa rin. Ubus, pati pantubus para sa execration. So, game number 2 ay mapupunta sa execration. Grabe. Instant 3 points ang...